SMNI, truth that matters. Magandang topic po tayo ngayon, Jade. Kasi sabi ng batas, paano kung magmahal ka na isang taong bawal mahalin? Nako po. Tatanggapin mo ba siyang mawala para hindi ka magkasala? O hindi ka handa kang mawala siya? Handa kang mawala siya, hindi ka lang magkasala. So, yun ang topic natin dyan. Kasi ang topic natin dyan, Jade, is about pangangaliwa. Aba. So, yung issue dyan, pangangaliwa. So, ibig sabihin ng pangangaliwa, my third party. Yun ang topic natin. Uh-oh. Ibig sabihin, si husband, si wife, tapos may third party. May kalatsutsi. Yun yan. So, ano yung legal effect nun kung may kalatsutsi si husband or si wife? Or may third party si husband or si wife? Mayroon bang tinatawag na criminal liability? Is it a ground to file annulment of marriage or legal separation? Yun ang pag-uusapan po natin. Oo, ayan, Kuya Mark, alam mo, isa yan sa mga talagang karaniwan na napapansin at nababalitaan natin ng mga kalutsutsi. Maraming kasong ganyan eh. Yung mga mag-partner na talagang sa isang buwan lang or isang taon madalas na nagtatagal dahil may mga kalutsutsi sila, mga ibang agenda. Sabi ko nga sa'yo, Jade, ang hindi masaktan sa pag-ibig ay yung hindi tunay na nagmamahal. Ayun. Ayun ang malinaw. So ito, Kuya Mark, babasahin natin ang itong mga katanungan. Unang tanong natin ngayong umaga para sa ating mga kababayan tungkol dito sa usaping pangangaliwa. Ayan. Oo. Ano po ba itong adultery? Actually, dalawang topic dyan, Jade, na pinag-usapan natin. May tinatawag tayong adultery, may tinatawag tayong concubinage. Ayaw. But dito tayo sa adultery. Ano ba ito adultery? Mm-hmm. Ang adultery is a criminal liability, is a crime, adultery. Ang mostly ang gumagawa dito, yung married wife. Okay. Yung wife, married na babae. Mm-hmm. Kasal ka, tapos parang you had sexual intercourse with a man, not your husband. Ibig sabihin, during the existence of a valid marriage, kahit hiwalay na kayo, but still there's marriage, pumatol ka sa ibang lalaki na hindi mo naman asawa. Tapos, yung lalaki, alam niya na yung babae may asawa, pinatulan niya. Ibig sabihin, Jane, ang essence of the crime of adultery is sexual intercourse. Oh. Ibig sabihin, every sexual act is a crime. So ang topic natin, ang pinag-usapan natin sa adultery, pag babae ka, may asawa ka, pinatulan mo yung isang lalaki na hindi mo naman asawa, kasi I don't know, bawal na pag-ibig, pero minahal mo pa rin yun, kahit bawal yung pag-ibig na yan, yun, adultery yan. Sabi ko nga, yung pag-ibig, there is no such thing na mali ang pag-ibig. Palaging tama ang pag-ibig. As long as yung pag-ibig na yan, nandyan lang sa puso mo. But, kung ilabas mo yung pag-ibig mo through action, kailangan mamili ka. Whether or not yung pag-ibig na yan, bawal ba o hindi? Handa ka bang magkasala dahil sa pag-ibig? Iwasan mo yung magkasala mo para lang hindi ka magkasala dahil sa pag-ibig. So yun ang issue dyan eh. So ang topic natin dito, handa ka bang magkasala dahil lang sa pag-ibig? So yun yan, yung ang adultery. Ibig sabihin, yung lalaki na pumatol sa babaeng may asawa, anong tawag sa kanya? Sa Tagalog, kabit, kalatsutsi. But in law, ang tawag sa kanila, paramour. Paramour. We say paramour, yun ang kabit sa babaeng may asawa. Yun yan. Isa pong uri yan, yung adultery, no, sa usaping pangangaliwa. Yung isa pa, yung pangalawa. Iyon ang tinatawag na concubinage. Ayun. Iba yung concubinage, iba yung adultery. In adultery, mere sexual intercourse is already a crime. Mere sexual intercourse, nakipagtalik ka sa lalaking hindi mo naman asawa, krimen na yan. In concubinage, hindi. Kailangan, either of the three, yun, maging liable ka ng concubinage. Una, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Dinala. Pangalawa,
you had sexual intercourse in a scandalous manner. Mm-hmm. Pangatlo, you're living together as husband and wife. Dito tayo sa una. Ano bang ibig sabihin? Dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, naging kabit mo na siya bago mo siya dinala. Mm-hmm. Paano naman, ikaw lalaki, may niligawan ka na katulong? Mm-hmm. Is it a crime of concubinage? Hindi. Bakit hindi siya crime of concubinage? Kasi nung nakapasok siya sa yung babae na yan, mm-hmm. nung nakapasok siya sa bahay ninyo, hindi mo wala pa kayong relationship. Nagka-relasyon mm-hmm. kayo nung nasa bahay na. Mm-hmm. So hindi siya dinala kasi nandun na siya sa bahay. Hindi siya crime of concubinage. Mm-hmm. Kasi sabi ng batas, dinala mo mm-hmm. ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Mm-hmm. Pangalawa, mm-hmm. you had sexual intercourse in scandalous manner. Ang ibig sabihin noon, nagsasama kayo bilang mag-asawa, mm-hmm. tapos alam ng mga kapitbahay ninyo na yung lalaki may asawa, tapos iba ang babae ang binahay niya. Mm-hmm. Or pangatlo, nagsasama si babae at saka sa lalaki bilang mag-asawa. Mm-hmm. Yun lang ang krimen. Ibig sabihin ng concubinage, may cohabitation, nagsasama. Paano naman kung ikaw lalaki, binuntahan mo yung girlfriend mo, binisita mo, pagkatapos mo binisita, isang oras, dalang oras, umalis na kayo or nag-hotel kayo, pagkatapos dyan, uwian na, uh-huh. balik ka sa original mo na asawa, mm-hmm. is it a crime of concubinage? Hindi. Mm-hmm. Iba. Kasi sabi ng batas, dinala mo ang kabit mo sa bahay ninyong mag-asawa. Hindi mo naman dinala, binisita mo lang. So hindi yan concubinage. Ibig sabihin, mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. Mm-hmm. But in adultery, mere sexual intercourse is a crime. Mm-mm. Ibig sabihin, mas stricto ang adultery kaysa concubinage. Ayan. So sa lahat ng mga nakarelate, kung meron po kayong problema na pareho pong ganon, itong adultery at concubinage, parahing usapin kaugnay sa usaping pangangaliwa. E po pwede ko yung magpadala ng inyong mga mensahe sa ating mga contact numbers na naka-flash po sa inyong mga screens. Ito pa, attorney, may katanungan pa dito, pwede ba ang anak na magdemanda ng adultery laban sa kanyang nanay? Sabi ng batas, ang crime of adultery or even concubinage, those are private, tawag doon, private crimes. Mm-hmm. Ano ba yung private crimes? Hindi yan public crime. Ang public crime, anybody can file a case. Kasama yung anak mo, kasama yung kapitbahay mong chismosa, pwede ka idemanda ng crime, kung anong krimen ba yan. Like for example, libel, ano ba yan? Pagnanakaw, ganun. But in adultery and concubinage, these are the crimes na tinatawag na private crimes. When you say private crimes, only the offended party can file a case. We say only the offended party, kailangan, kung si babae ang nangangaliwa, kailangan yung asawa niyang lalaki, yun lang ang mag-file. Pag adultery, same also sa concubinage, kung nangangaliwa si lalaki, ang pwede magdemanda si babae lang. Mm-hmm. Ibig sabihin, in a crime of adultery or in concubinage, there must be an existence of a valid marriage. Mm-hmm. Kung nag-live-in partners lang kayo, live-in partners, mm-hmm. tapos yung live-in partner mo or yung tawag doon sa batas is common law husband. Mm-hmm. Yung common law husband mo or yung ka-live-in partner mo, may ibang girlfriend. Mm-hmm. Pwede mo ba siya idemanda ng concubinage? Hindi. Mm-hmm. Bakit? One of the requirement of concubinage or even in adultery, there must be an existence of a valid marriage. Mm-hmm. Kung wala kayong kasal, ma-dismiss ang kaso kung idemanda mo siya ng adultery mm-hmm. or concubinage. Ibig sabihin, ang mag-file ng adultery or concubinage must be a legal wife or must be a legal husband. Ayun. Attorney, meron pa tayong mga katanungan dito. Mula kay Corazon Ostero. Attorney, may tanong lang po, paano ba kung mag-file ako ng annulment kung hindi ang asawa ko pipirma? Kasi nag-file na ako 3 beses na hindi talaga pumirma. Salamat, attorney. Ang adultery, yung ginawag na annulment, iba yun sa diborsyo. Mm-hmm. Ang diborsyo, pwedeng magkasundo si babae at saka si lalaki na maghiwalay na. Divorce yan. In annulment, bawal ang sabuatan. Ibig sabihin, kung magsabuatan kayo, nagkasundo kayo maghiwalay, pwedeng i-dismiss yan sa korte. In fact, kung mag-file ka ng annulment, ang unang gagawin,
is may tinatawag na collusion investigation. Itong collusion investigation, gagawin yan ng piskal. I-investigate ng piskal whether or not nagkasundo ba si babae o si lalaki. May sabuatan ba na maghiwalay sila? Kasi kung may sabuatan na naghiwalay si babae at saka si lalaki, ma-dismiss ang kaso kasi bawal ang sabuatan in annulment of marriage. But in divorce, pwede yan. At unfortunately, wala pa yan sa Pilipinas. Ayan. Maraming salamat mula kay Corazon Ostero. Ito pa, mula kay Arnaldo Bornolia. Good morning, sirs. Yung mag-asawa na naghiwalay ng 30 years, tapos yung lalaki nagpakasal sa pangalawa pero kasal sa una, may visa ba ang kasal sa pangalawa? Wala. Ang second marriage, ang tawag doon, bigamous marriage. Mm-hmm. Kahit na naghiwalay na sila sa first wife nila ng 30 years, 40 years, 50 years, even 60 years, mm-hmm. naghiwalay sila ng first wife nila, sabi ko nga, walang expiration ang kasal. Oo. Pwedeng ma-expire ang pag-ibig mm-hmm. kasi it takes two to tango. Mm-hmm. Ibig sabihin, kung mahalin mo yung isang tao, dapat may sukli iyan ng pagmamahal. Mm-hmm. Kung walang sukli iyan ng pagmamahal, mawala iyan para maglaho yung pagmamahal na iyan. Mm-hmm. Ang pagmamahal, pwede maglaho, mm-hmm. but hindi ang kasal. Mm-hmm. Pagkasal kayo, hindi maglaho iyan, hindi ma-expire ang kasal. Mm-hmm. Kahit na may kasunduan kayo na, oops! Hanggang 5 years lang ha? Mm-mm. After 5 years, hiwalay na tayo. Walang ganon. Kasi lifetime commitment yan. Yes. Ang exception ng dyan, yung tinatawag na annulment or divorcio. Kaya nga, attorney, may nagsasabi, walang illegitimate wife. Dapat lahat ay legal wife talaga yan. Legal wife. Mm-hmm. Kung hindi kayo kasal, may iba dyan, nagsasama lang ng 3 araw, mm-hmm. tinatawag na niya yung boyfriend niya na asawa. Oo. Tinatawag na niya yung girlfriend niya na asawa. Mm-hmm. Kahit na 10 taon na kayong magkasama, it cannot be ripened into marriage. Mm-hmm. Hindi yan lupa. Mm-hmm. Ibang lupa sa kasal. Kasi ang lupa, walang titulo. Oo. Nakatira ka dyan ng 10 years, 20 years, 30 years, wala namang may-ari ang lupa. Mm-hmm. It can be ripened into ownership ang lupa. Kung mm-hmm. tirahan mo dyan ng 30 years, possible. Mm-hmm. It can be ripened into ownership. Mm-hmm. Pero ang kasal, magkasama kayo ng 20 years, 30 years, hindi ibig sabihin na yung kinasamahan mo, sinasamahan mo, maging asawa mo na. Mm-hmm. Yung pagsasama niyo, yung tinatawag na cohabitation, mm-hmm. iba ang tawag doon cohabitation, mm-hmm. Jane. Cohabitation cannot be ripened into marriage. Mm-hmm. In marriage, kailangan may ceremony, tapos may solemnizing officer na mm-hmm. authorized magkasal ni babae at saka ni lalaki. Yan ang tamang proseso. Ayan, legal process. Ito pa, attorney, may mga katanungan pa tayo dito mula kay Maylene Gadingan. Mula sa YouTube, oh. Sir, may karapatan po ba si babae sa property ng asawa niya? Ang property noon ay nabili, hiwalay na sila because si babae nagkaroon na ng anak sa iba habang nasa abroad, asawa niya. Yes, mayroon pa rin. Mm-hmm. Conjugal properties yan. As mm-hmm. long as there is an existence of a valid marriage, kahit hiwalay kayo, mm-hmm. but yung hiwalayan ninyo, is ang tawag doon sa batas, separation de facto. Mm-mm. Hindi naman separation de jure. You see, de jure separation, annulment yan, legal separation. Ibig sabihin, may separation in law. Mm-hmm. In this case, kung naghiwalay kayo, wala namang proseso sa paghiwalay ninyo, kasal pa rin kayo. Mm-mm. Ibig sabihin, kasi kasal pa rin kayo, kung si babae bumili ng property o si lalaki bumili ng property, part yan ng conjugal property. Mm-mm. Pero may exception. Hindi kasama ang mana. Mm-hmm. Mana are not considered conjugal property. Ayan. Maraming salamat kay Maylene Gadingan, no, sa kanyang katanungan. Ito pa, may katanungan pa tayo dito, attorney. Nawala ba ang criminal liability sa adultery pag na-annulled na ang kasal ng mag-asawa? Hindi. Mm-hmm. Kasi very clear ang batas. Mm-hmm. Yung adultery or concubinage, there is an existence of adultery or concubinage even if the marriage is subsequently declared annulled. Ibig sabihin, during the time of the cohab of the annul of the tinatawag na adultery or concubinage, kung may existence of a valid marriage, okay, kung may existence of a valid marriage, kahit na nagfile na ng annulment, kahit na may pending annulment, kahit na during the criminal procedure yung pending ang kaso na annulled ang kasal nila, there is still existence of a valid marriage at the time of the commission of the crime. So because at the time of the commission of the crime,
may kasal na nangyari, may kasal pa rin, ibig sabihin, kung nakipagtalik ka ng malalaki na hindi mo naman asawa, yan, pwede kang madimanda ng adultery. Meron pa dito, attorney, from Weng Galandanao. Hindi patas ang batas laban sa babae kaysa sa lalaking ng loko. Tama. Bakit hindi patas? Hindi pantay. Patas. Hindi patas, hindi pantay ang batas ng babae at saka ni lalaki. Bakit mas stricto ang batas ni babae? Kung nangangaliwa si babae, bakit mas stricto ang batas kaysa nangangaliwa si lalaki? Bakit? Sino bang nabuntis? Ang mabuntis, si babae. This is actually, yung batas ng adultery or concubinage is a 1932 law. 1932 pa, ilang taon na yun. 760, 70s, year 80. Matagal na. So this is a 1932 law. Wala pang mga science, DNA yun. Pag nabuntis kasi ang babae, there is a presumption na yung tatay ng dinadala niyang bata, yung asawa niya. Kahit na hindi naman asawa niya, kapitbahay lang pala niya. There is a presumption. Kasi may presumption, it will create, there is a possibility na mag-introduce siya ng alien ear to the family. Kasi alien ear, ikaw tatay, dala mo yung bata. So akala mo, anak mo yung bata na yan, hindi mo pala anak yon, anak pala ng kapitbahay mo, sa asawa mo. So that's why, mas stricto ang batas sa babae kaysa lalaki. In 1932, but now, may bago tayong batas. In 2004, ito yung bawsi. Kasi pag babae, kung nangangaliwa yung lalaki, pwede mo idemanda kahit na hindi sila nagsasama. As long as nasaktan ka, psychological abuse, emotional abuse, pwede kang magdemanda ng bawsi. Kasi ang babae daw dapat mahalin. Dapat iniibig, hindi sinasaktan. Kung nasaktan yung girlfriend mo, yung asawa mo, pwedeng idemanda ka ng tinatawag na psychological abuse or emotional abuse under Republic Act 9262, bawsi. Ayan. Meron pa tayong mga katalungan dito, attorney, mula sa ating Facebook page, mula kay Zaza Cariaga Rinaliza. Attorney, paano kung ang lalaki ay sinasaktan niya yung asawa niya at yung babae, nagsawa na rin siya sa buhay ng asawa niya sa laging pananakit ng asawa? Pwede bang magipagrelasyon na sa iba yung babae kasi di na masaya sa kanyang asawa dahil sa pananakit ng asawa niya sa kanya? Kahit na sinasaktan siya ng kanyang asawang lalaki, kahit na ginawa siyang punching bag, hindi yan lusot para pwede kang magbahal ng ibang lalaki. Hindi yan lusot na makipagtalik ka sa ibang lalaki. Kung ginagawa mo yan, may liability pa rin. Ayun. Yung tinatawag na adultery. But dahil sinaktan ka ng asawa mo, wala ka ng pagmamahal sa kanya, di ba sabi ko nga, it takes two to tango. Kahit na mahal mo yung lalaki, mahal na mahal mo yung babae, kung hindi ka naman sinuklian ng pagmamahal, maglaho yung pag-ibig na yan. Yun yan. Hindi naman ngayon, maybe in the long run, maglaho yan. Kung hindi mo sinuklian ng pag-ibig, yung taong nagbinigyan mo ng pag-ibig. Yun yan. So, ibig sabihin, pwede ka na ba magbahal ng iba? As long as kasal ka, hindi pwede. Pwede ka madimanda ng adultery. But, dahil ginawa kang pansinbag, sinaktan ka ng asawa mo, mamitigate ang liability, mabawasan ang criminal liability. But still, there is criminal liability. Paano, attorney, kung gusto na talaga makipaghiwalay siya, ano yung pwede niyang gawin? Mag-file siya ng annulment. Ayun. Yun lang talaga. Kung ikaw, kasal ka sa babae, kasal ka ni lalaki, ayaw mo na sa kanya, wala na kayong pag-asang magkabalikan, wala nang pag-asa kahit anong gagawin, yung tamis ng pag-ibig naging maasim na pag-ibig, anong gagawin mo? Alang-alang na pilitin mo sarili mo doon. We only live in this world once. Di ba? Isang beses na tayo mabuhay sa mundo ito. Kung wala talaga pag-asa, anong gagawin mo? Mag-file ka ng annulment. File ka ng divorcio. Para at least
Pagka-move on ka na sa buhay mo. Mabilis ba yung proseso noon? O kailangan yung, pa yung perma ng lalaki? Hindi, hindi. Walang perma-perma dyan pag annulment ang pinag-usapan. Mm. Kasi, ang annulment kasi, hindi siya based on agreement na mag-asawa. Mm-hmm. It is based on law and it's based on evidence. Mm-hmm. May mga grounds ang annulment of marriage. Mm-hmm. Hindi kasama sa grounds na nagkasundo si babae at saka si lalaki. Okay. In fact, kung magkasundo si babae at saka si lalaki, pwede pang ma-dismiss ang kaso na annulment. Oo. Oh, so, ganun. Ito pa, attorney, may katanungan pa tayo mula sa YouTube, si Mahal Almarines. 22 years na akong separated at nag-file ng divorce sa US, sa Amerika ito. At ang annulment ay hindi natapos dahil hindi na umattend sa, ng hearing si husband. Ano pong status ng marriage namin ng husband ko? Maraming salamat. Kung hiwalay na kayo sa US, nag-file kayo ng divorce doon, mm-hmm. yung divorce, if assuming, granting that you are a Filipino citizen, mm-hmm. yung divorce kasi sa ibang bansa, pwede yan i-recognize sa Pilipinas. But it is only applicable sa mga mixed marriages. Mm-mm. We say mixed marriages, Filipino at foreigner. Mm-mm. Yan, pwede yan i-recognize dito sa Pilipinas. Pero, kung ikaw foreign, Pilipino, yung babae Pilipino, nag-divorce kayo sa ibang bansa, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas. Mm-hmm. Yun yan. Ibig sabihin, yung divorce ninyo, granting na Pilipino, ito si Mahal. Mahal, mm-hmm. pati magpahan, yes. Mahal. Uh-oh. Granting Mahal, Pilipino ka, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas. Yung divorce ninyo sa US mm-mm. or the ground that you are Filipino. Mm-mm. Sabi ng batas ha, ang family rights, family duties, they are governed by Philippine law wherever you may be located. Uh-oh. Kahit nasa Afghanistan ka, nasa Iraq ka, you are a Filipino. Uh-oh. Ibig sabihin, kung kasal ka sa Pilipinas, Filipino ka. Mm-hmm. Pumunta ka sa Afghanistan, kasal ka pa rin. Oo. Walang jurisdiction sa kasal. Mm-mm. Because you are governed by Philippine law wherever you may be located. Mm-mm. Kasi may ibang palusot dyan eh. Yung mga seaman, sabi, every port, report, every, ano yung tawag nila. Di ba? So, hindi yan applicable. Kung lang yan, joke lang yan. Kasi sabi ng batas ha, if you are a Filipino, wherever you may be located, you are governed by Philippine law. Mm-mm. Pag family law ang pinag-uusapan. Mm-mm. Family rights, family duties, including bilang isang asawa. Mm-mm. So, ibig sabihin, US, mm-mm. hindi yan pwede mag-govern sa Pilipinas kasi you're a Filipino. Oh. Kailangan ka pa rin mag-file ng annulment of marriage. Oo, kahit dayuhan pa yung asawa niya, eh, dapat, ano pa yan? Kung dayuhan yung asawa niya, pwede siya mag-file ng divorce doon sa ibang bansa. Ayun. Walang problema yun. Mm-mm. Ayun. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.